Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa'yo ng... Kalokohan! Ang pananaw at opinion ng mga host ay hindi sumasalamin sa pananaw ng management, ng program at ng channel. Lahat ng sasabihin namin ay pawang kalokohan lamang at wag nating seryosohin! Kuya Jawer! Hi! Hawaya! Hawaya! Aba, may accent ka na! Wala. Kamusta naman kayo dyan, Dre? Kumusta ka naman dyan sa Canada, Dre? Mabuti ito. Tingnan nyo naman ang ating kapaligiran dito. Look the clue. Wow! At tayo, Kuya Jobert, ay live na ulit. Siyempre. Oo nga. Ayan. Eh. At siyempre, Kuya Jobert, i-welcome muna natin ang mga online tambay ngayon sa kanilang mga bahay. At eto na naman, makikipagkulitan na naman tayo kasama ang pinakahenyong kuya natin, Kuya Jobert! Hoy! Magandang gabi sa inyo, yung mga nasa bahay dyan sa Pilipinas, yung mga nandito sa ibang bansa, sa Canada, sa Japan, at lalo yung mga frontliner natin, yung mga doktor, nurse, yung mga nagtitinda sa mga sari-sari store, yung mga gwardiya, yung mga police, saka yung mga doktor, lahat kayo. You're yan. At sa mga hindi natin nabanggit, Kuya Jobert, sa mga hindi natin nabanggit ngayon, salamat sa sacrifice ninyo, mga frontliners. Ayan. Correct. Tama. At syempre, imbitahan natin ng mga i-acknowledge din natin yung mga nagko-comment sa ating live ngayong tanghali. Oo nga, yung mga nagko-comment dyan. Ayan, nag-comment na lang ninyo. Oo, meron na tayong 208 viewers ngayon. Syempre, i-share na ninyo, tama, di ba? Ating live para makita na nila ang ating kulitan ngayong araw na ito. Oo nga, at saka pasalamat tayo kasi last week, ang lakas natin, ha? Umabot tayo ng 3 million views. 3 million, tama nga, 3 million views at around the world tayo. Yan, tumawag nga pala sa akin yung cosmonaut ng Russia, napanood nila tayo, ayan. Yes. At Kuya Jobert, sa araw-araw na parehas din naman tayong quarantine ngayon. May lockdown ngayon, di ba? Meron din bang lockdown dyan sa Canada? Oy, may lockdown dito. Pero medyo pasalamat naman kami sa Diyos dahil medyo nagpa-flat na ang curve dito. Kasi yung mga tao dito sumusunod. Kaya sana naman dyan sa Pilipinas, parang awa nyo na. Huwag yan na pahirapan yung gobyerno natin, yung mga taong nag-frontline. Alam nyo, binubuwis nila yung buhay nila. Tapos kukulit lang kayo dyan sa labas, magsasabong lang kayo. Oo nga. Naku, nag-iinuman, nagsasabong. Grabe naman. Dapat muna kayo. Tama. Para makontrol na tong sakit na to at mas makalabas na tayo lahat. Oo. Yan. At syempre, Kuya Jobert, ready ka na ba? Ano nga pala ang mga daily routine mo sa pang-araw-araw na quarantine? Daily routine ko, meditate, tapos nagbabasa ako ng mga libro para makasagot ako sa sagot ni Kuya Jobert. Nagre-review ko yung mga napag-aralan ko dati sa Harvard, tapos kinakausap ko yung mga professor na kaklase ko dati para lalang tumalas ang aking kaisipan at nag-exercise ako. Naglalakad ako, nagbabike ako dito lang sa area namin, sa sala, tapos sa taas. Nasabi mo na rin sa area, kilala mo ba yung mga kapitbahay mo? Pwede bang ituro mo yung mga pangalan ng mga kabisado mo ba yung mga nakatira dyan? Itong nasa kapitbahay ko si Smith. Smith? And then? Think kabila si Wazon. Smith and Wazon. Napagpapagitnaan ka pala ng tunog ng si ha? Brad Pitt. Oo. Si Arnold Schwarzenegger. Si Lou Berigno. Si singer yun, ha? Terminator, tsaka si U2, tsaka si Toto. Nandun sa likod ko. Aba, naku, napaka pala ng mga neighborhood mo dyan, ha? Star-studded, si Tayo na, sa bintana na yun kanina. Pinatay lang yung ilaw, si Tomax nakatira dyan. Si Tomax? Ayun, may dilim si Tomax.
Nakabalik na galing sa ano sa pagkaka-castaway. Sa quarantine. Andun, andun. Di, quarantine siya, di ba nagkaroon din? Ah, oh yan, Kuya Jobert, tumataas ng ating mga viewers. I-share na okay. ninyo ang ating live, mga ka-online tambay. Dito muna tayo, wala mo na ang aming wala mo na yung aming tindahan ngayon. Pero, wala, eh. Ayan. Kung ready ka na, ba, Kuya Jobert? Para abay, sa ating mga tanungan. Ayan. Abay, syempre. Dito natin magagamit ang na-review mo. Oo. Actually, ito may mga papel akong dala. Ay, ano ba yung mga papel mong dala? May mga konti, mga ano ko lang to, mga tawag doon. Kumbaga, research. Tama ba? Mga ano lang, para maalala ko, kasi may code yan eh. Mga, nature, okay. Mga science, math, may code yan. Dito natin maano kay Jobert, dito natin malalaman ang iyong napag-aralan. Ito na ang unang question para okay. sa'yo. Ayan. Okay. Ito ang question number one, Kuya Jobert, sabi ni Nathan J. Go. Aba, yes. Hindi siya nag-stop. You're never will stop. You're go. Go and go. Go and go. And here's the question, Kuya Jobert. Ano ang kaibahan at kahulugan ng IQ at EQ? Ayan. Well, ito. Tama yan. Ako ay taong punong-puno ng IQ. Yan. Ang ibig sabihin ng IQ ay insufficient qualification. Insufficient qualification. Ibig sabihin nun, sa sobrang talino mo, kulang pa yung mga hinihingi nilang qualifications kasi sagad ka na. Kumbaga pag nag-apply ka ng trabaho, qualified ka. Kulang sila. Ang kumpanya ang mali sa'yo. Mali sila. Tapos yung EQ, yung ibig sabihin ng EQ, entertainment questionnaire. Maraming ganyan. Oh, sila Tito Boy Abunda. Oh, sila itong Tito Boy natin. Kasi entertainment questionnaire 'yan, yung mga nag-i-interview ng mga artista 'yan. Ito, ito ang show natin, entertainment questionnaire. 'Yan. Ayan. And this is EQ. 'Yan. EQ. Kung ano, diba, syempre, diba, may mga classmate ka sa Harvard, sila Einstein, sila Newton. Pwede bang sabihin mo yung mga IQ niya mga yan? Ah, si Newton, ang IQ nito, 92. Mababa. Ano ba yung basic? Yung kung bagay pinakamataas pala. Sa amin kasi nila Einstein, kami 300 ang IQ namin eh. 350. 350? Oo, 350. Ang ano ay bakit si Newton, bakit nandun lang sa may parang ano lang siya? Parang basic lang siya. Eh kasi new lang, bago lang siya si Newton. Ang pangalan Newton. Ang pangalan talaga niya si Ton. Si Tonton 'yon. Eh bago lang siya, sa mga scientist kaya si Newton lang. Tawag lang bunso nga 'yan eh. Newton. Bago lang yun. Ayan, i-acknowledge ko lang. Live na live tayo. Pati doon sa kapitbahay namin, may tumatahol na aso. So, malalaman ng mga viewers natin na live tayo ngayong araw. Oye, tsaka nga pala, nandun nga pala sa group chat natin ngayon si Lloydie. Baka gusto pumasok mamaya sa break. Tingnan mo kung gusto pumasok. Kasi parang Sige, tingnan natin ha. Pero ito na ang question. Natin. Oh, yeah. Sabihin mo kay Jobert kasi baka kasabihin nila umaga sa amin, sa'yo, nasan ka ba ngayon? Gabi. Gabi dito kasi sa Canada ako, nasa Canada. 9 o'clock, 9 na dito at paunti ng palubog ang araw. At hindi natuloy ang ating Boracay. Kaya stay at home muna tayo. Yeah. Isarap. Ito na ang question number 2 kay Jobert. Okay. Sabi ni Jansen Treyes, bakit kailangan magpakamot sa pusa kapag natinik? Ayan. Alam mo yung una nagpakamot sa pusa ay si Emperor Tu Siket. Ang pangalan niya ay Emperor Tu Siket.
Pussycat. Okay. Pussycat. Okay. Ano ang nakaano? Isang araw si taga ano 'yun, taga Brunei. Dumalaw ang isang prinsipe na isang sultan na taga Talisay, Batangas sa kanya. At nagdala ng tapang Talisay. Bangos. Talisay, Batangas. Okay. Nagdala okay. ng tapang bangos. Okay. Kumain siya at hindi boneless yung dinala. So natinik siya. Tapos meron siyang alagang puma. dinikit sabi niya, sobrang sakit ginawa niya yung, sabi niya naglambing siya pa, sabi niya puma, sobrang sakit. Yung kuko nung pumasok dito kaya sabi. Pumasok sa lalamunan mismo. Pag sundot niya lumabas yung tinik, yun na. Oh. Yun ang ano. Doon na nag-start, no? Doon na nag-start ang pag-ano. Ano ba yan? Oh. Depende ba yan sa isda? Level by level. Oh. Level. Ang pinakamasakit na makatinik ay yung tinik ng lapu-lapu. Lapu-lapu. Tinik. Ano ang pwedeng ipang ano yan? Ipang ano sa lalamunan? Anong... Pagka bangos, senyoritang saging, lununin mo. Sasabay na yon. Senyorita saging. Senyora. Okay. Pagka yung ano, maya-maya, ang kailangan dyan, saba. Saba. Okay, saba. Maya-maya. Pag lapu-lapu. Take note po ha, sa mga nanonood sa atin ng live. Ha? Take note po. Lapu-lapu, isang piling ng senyorita. Dami naman nung isang piling. Oo, isang piling. Lunun lang kayo na lunun, sasabay yun. Okay. Hindi kasama balat ha? Hindi kasama balat ha? Okay. Tapos ang pinakalas, yung dugong, puso ng saging. Puso ng saging. Ayan, pagka naano ka ng dugong na... Natirik ka ng dugong, ang laki ng tirik nung parang 29. Nasaksak! Nasaksak! Tapos, ang puso ng saging, hindi mo inumin yun ha? Okay. Antayin mo magmahal na araw tapos gumanong ka pag may pumatak na agimat tsaka ka lang ma pero pag wala deads ka. Kailan ba na-invento kay Jobert yung ano, kasi dati di ba sabi mo yung bangus hindi pa na de-debone, kumbaga wala pang boneless bangus. Ang naka-debone ng bangus ay walang iba kundi ang grupong bone tags. Bone tags and harmony. May kaibigan silang kumain ng bangus na matay. Yun yung kanta nila na how many brothers fell victim to the fishbone. Rest in peace, yo. There's a handful of fish. Hip hop pala yan. Alam mo ba yung hirap nila? Yun na, inirap ko kanina. No. How many brothers fell victim to the fishbone? Rest in peace, yo. There's a heaven full of fish. Ito na ang question number 2, Kuya Jobert. Question number 3. Okay. Sabi ni Michael Trinidad, Kuya Jobert, bakit kadalasan paulit-ulit ang mga pangalan ng mga isda? Ayan, nakakasabi mo lang. Tulad ng lapu-lapu. Lapu-lapu, maya-maya, oo. Meron pa nga ano mga ano na 'yan, mga ano na lang 'yan eh. Kasi yung ano, yung katulad ng sapsap, ano 'yan eh, mga ano 'yan, mga isda yan ng mga hippie, mga rapper. Kaya sapsap. Sapsap. Oh, sapsap. Dapat sapsap. Dapat sap lang 'yan eh. Noong una, kumbaga kahanay ng tilapia, bangus, sap lang 'yun dati. Sap lang 'yun. Nagdinala ng Pilipino sa ano, New York, yung mga hip hop doon. Tapos sabi nila, anong puta mo? Sup. Yeah, sa New York pala na ano yung ano na yan, sup na yan. Oo. Tapos sa New York pala. Yung isa naman, yung meron din silang isda, yung Maya. Maya lang yun. May kumakain silang, tinabi ko nun, kumakain silang ng ano, sabi ko, ano pulutan nyo? Maya. Tapos dumaan yung babae kay Bigila. Maya. Doon na buo. Ang isdang maya. May nakarinig. Anong isda yan? Maya daw. Maya lang yun eh.
Kumakaya dyan ng Maya. Dumaan yung, yung pala yung mga quest. Dumaan yung ay, mga... kaibigan. Kaibigan na babae. Oh. Maya. Uy, Maya. Ulam nila, Maya, Maya. Yun, dun na yun. Yan ang, kumbaga yan ang ang tawag dito, ang history. History. Oo, ng Maya, Maya. Meron ano bang, ba ba ano, yung iba? Wala na eh. Di ba yun na lang? Lapu-lapu. Ayo lapu-lapu. Yan, si... Yung dati kasi, yun, ang napangalan sa may, dito sa may bandang, ano, Mindanao banda yun eh. Mm. Lapu lang yun. Lapu lang. Lapu, ang, lapu oh, lang. Tapos yung sultan, ang pangalan niya, Lapu. Kaya? Anong ulam mo? Lapu. Lapu. Tinawag niya yung sultan. Oh. Ang ulam mo, Lapu. Pangalan Lapu. Niya. Tinanong si Lapu, ano ulam mo, Lapu? Lapu. Lapu, lapu. Ano ulam niya? Lapu, lapu. Oh. Yun, yun yung mga naririnig tapos pinapasa. Alam mo, mga usul mga Pilipino, ganun. Pag may diyan pala nag-start. Iba yung lumalabas. Yun, yun yung mga history. Tanong ko lang, Kuya Jobert, kasi isda ito eh. Di ba? Isda. Oh. Itong pangalan niya, Dalagang Bukid. Paano daw pinangalanan na isda itong Dalagang Bukid? Eh, isda ito eh. Bakit naging bukid? Hindi kasi, dalag to. Dalag, dalag, dalag. Dalag, dalag yun. Nahuli doon sa may palayan nung yung tinanggal nila yung ano, yung tubig, yung parang ilubluba ng kalabaw. Oo. Dalagay nagtanggal. Kaya dalag sa bukid. Ah, dalag, dalag sa bukid. Sa bukid. Ayan, mm-hmm. Yung pala. Okay. Eto tapos na, yung nagtanggal ng tubig, dalaga yun. Kaya si dalagang si Bambini. Ito na ang question number 4, Kuya Jobert. Okay. Ito, paalala lang natin, ito ay puro kalokohan lamang ha, at pinapasaya lamang namin kayo habang nasa inyong bahay. Yan. Hindi, yung sinasabi ko, medyo totoo yun. Ito na, Kuya Jobert. Kasi ano yan eh, nire-research mo yan eh. Siyempre. Ito na ang question number 4 para sa'yo, Kuya Jobert. Sabi ni Bichiri Aganan, ano ang Bichiri. Ano ang pinakamalaking dinosaur, Kuya Jobert? Ah, okay. Ang pinakamalaking dinosaur ay Molopesiosaur. Laki noon. Ang laki noon. hindi mo siya maiikot yung pag natutulog yung ano Molopesiosaur. Pero pa siya yung Megasaur. Yung medyo maliit lang yun. Ayan, kung, ano na yan, parang pinsan lang. Yung Megasaur. Oh, Megasaur tsaka yung Citysaur. Ano yung Citysaur? SS Citysaur. Ay, Kuya Jobert, ano, ang sabi ng ano natin, medyo dumidilim ka na daw dyan sa ano mo, sa pwesto mo. Ah, dumidilim ba? Okay. Kaya ano, hintayin ka namin kasi medyo dumidilim ka na daw. Ito. Ayan. Okay na ba yan? Ito. Tingnan natin. Yan. Yan. Ako, napakaganda naman dyan sa likod mo. Ano bang ano yan? Anong sor yan? Is Alin, that a part ko? Of dinosaur? Oo, is that a part? Meron bang ano no. ba? Meron bang... Ah, ayan ang lake sor. Lake sor. Sa likod niya ng lake sor. Dito sa Canada, unang natuklasan ang mga fossil ng dinosaur. Totoo yan. Sa Canada. Oh, anong... Sa Calgary mismo. Mm-mm. Ano bang kung sa ano lumaki na 'di ba may yun sa kanina ang question ng pinakamalaking dinosaur. Ano naman ang pinakamaliit bago tayo pumunta sa question number 5? Moliksaur. Moliksaur. Mas maliit sa mas meron pang atosaur. Parang atom. Yun talaga, hindi kailangan ng ano yun, dito microscope. Meron pa ng molecule, mas maliit yun. Ito, ang question number 5, Kuya Jobert. Okay. Sabi ni Franklin, Franklin Mones. Oy, hello, Direk Mones. paano nakakarating agad ang kwento sa mga chismosa
kahit ang pinagmulan ay nasa malayong lugar. Well, ang mga chismosa ay ito, ah, nabasa ko lang to sa nung nag-review ako doon, kasi ang mga chismosa ay meron silang tinatawag na ESP, extra sensorial perception. Ayan, ano mga i-elaborate o paano mga sa extra sensorial sensus, extra ESP, extra sensus special. Extra sensus sensus person, extra sensus person. Yan, ESP. Yung mga yan. Ano ba yan, Kuya Jobberto? Oh. Ang utak nila ay parang mga empleyado ng sensus. Alam nila lahat ng nangyayari. Nagsusurvey? Oo, para nagsusurvey na meron silang kakayahang isurvey ang buong paligid kahit na malayo. Ah. Extra sensus person. How's the ano? How's the ear, the ano, the hearing? The hearing of the mga chismosa. No need to hear. Wala silang ano, okay lang sa kanila kahit na hindi sila makarinig, kasi ano yan eh, sense yun eh, sense of feel. Sense lang, ah. Na kahit na ano, naaamoy nila 'yung pinag-uusapan niyo. Naaamoy nila, hindi ang mga chismosa hindi nakakadinig. Naaamoy ang pinag-uusapan. Lahat ng sense nila nagagamit nila sa chismis. Kahit na bulag yan, tapos bingian, gaganon, naaamoy nila 'yung pinag-uusapan niyo. Talaga? Ganun yun, no? Bawat bawa nag-aaway mag-asawa. Dumaan yung mag-asawa, dumaan yung medyo... Hindi nag-aaway yun. Hindi siya nakakarinig, hindi siya nakakita, pero meron siyang ESP. Dumaan siya sa bahay nyo. Iwalay na tayo. Napakababayaro mo. Lahala ka dyan. May tungkod. Talaga? Ano ba yan? Ang tag dito? Yang ESP ba yan? Likas na? O napag-aaralan? Eh, kaya nga extra. Ibig sabihin, extra sensus person. Extra sensus. Hindi pala extra. Exceptionally sensus person. Exceptional sensus person. Kumbaga ano siya, parang kahanay nung ano yung ano ni Spider-Man. Ayun, o, parang ano. Kung si Spider-Man nakagat ng gagamba, yun, nahingahan ng chismosa. Yung mga chismosa. Nahingahan yun, nahingahan ng chismosa. Ayan, at tapusin muna natin ang ating part 1, Kuya Jobert. At syempre, okay, pumunta muna tayo sa ating Greet Me Spills live comments sa ating Facebook page sa Cinemo. Ito, sa mga nanonood sa atin. At syempre, batiin muna natin ang mga nanonood sa atin. Taga, dito muna tayo mag-i-start yung mga kanina pa nanonood sa atin. Ito, shoutout po. Ito, sana nanonood pa siya. Si Aeon Laurio. Ayan. Aeon Laurio. Si Kuwait, sabi ni ano, si marami nagtatanong dito tungkol sa coronavirus, ha. Baka pwedeng masagot ko yan mamaya. Oo. Sabi ni ano, ito, hanap pa tayo ng mga Greet Me Spears dito. Ito, Paul Fuentes. Sabi ni Paul Fuentes. What is it? Sabi ni, nawala. Oop, nawala. Ayan. Ito na lang. Hello na lang tayo, ano, Paul? Kay Paul Fuentes. Ayan. Hi, Paul. Paul Fuentes. Marami din dito. Batiin mo rin yung mga sharer ng mga, ng ating Cinemo page. Hoy, marami salamat sa mga sharer natin dyan. Ayan. Mga nag-share ang sipag nyo. Thank you, guys. Ayan, mag-Greet Me Spills muna tayo dito. At magbumati ka muna dyan. At i-check ko yung ano sa... Oh, sige. Binabati ko nga pala si Eliza Smith. Apo to ni Pepe Smith, Dre. Ah, talaga? Oo, si Kate, si Divine. Si Divine tsaka si Kim nasa Italy yan. Si Kate, tropa yan, mabait yan. Si Kuya Jerry tsaka si Ate AV na nasa Las Vegas ngayon. Kapatid ni Chad yun. Si Lilibet tsaka si June, asawa niya sa mga bata. Tiara, Paolo, si Marco, mga anak. Direk B, kamusta ka Direk B? Sherry, ayan, hello, Direk Bobot. Si Direk Willy, Baroy, Sir Johnny, tsaka mga banana family. I love you, si Coco, mga Coco Martin, kamusta? Ayan, at syempre si Kyle River. Kuya nang pa-shoutout daw. Kyle River, hello sa'yo. At syempre sa mga ano natin, sa mga live commenter natin. Live commenter Hi, live commenter. Hello sa ano, sa mga
350 viewers na nanonood sa atin. Uy, guys, thank you very much. Okay. Ayan, teka lang, may ano dito. At syempre, eto na ang special question natin, Kuya Jobert. Ano ba ang mga special question natin, Kuya Jobert? Ang katanungan puso. Puso, yan. Katanungan siyensya, yan. Katanungan nakakatakot. Kababalaghan. Kababalaghan. Oo, eto na. At syempre sa mga ano natin, pwede kayong maglagay ng mga comments nyo, mga question nyo sa ating, ano, hindi pa po tayo nagtatapos. Ito pa lang, okay. Tapos pa lang ang part 1, ito na ang part 2. Ito na ang question number 1 sa'yo, Kuya Jobert, para sa ating special question. Sabi ni AJ Reyes, katanungan siyensya, Kuya Jobert. Ayan, na-review mo ba yung katanungan, yung mga siyensya na yan, Kuya Jobert? Ang basta science, hindi ko ni-review yan kasi nakatatak na sa utak ko yan. Ayan. Sabi ni ano ni AJ, ano ang pinaka maningning na between sa buong galaxy, Kuya Jobert? Name it. Kuya Jobert. Sa buong galaxy, dito sa Milky Way lang ang sasabihin ko kasi may Andromeda, may Andromeda, Milky Way, Andromeda, spatula. Hindi mo pa luto yun. Tarantula. Ano, ay, hindi ka niniwala sa akin? Milky tarantula. Way. Oh. Milky Way, Andromeda, spatula, tarantula. Gagamboy. merong ayan ang mga malining-ning. Ang pinakamaning-ning na star, well, sa galaxy natin, sa Milky Way, ay ang tinatawag na Morning Star. Ayun, no? Nakita ko, ayun, no? Ayan, ayan pala, yung maning-ning. Ang ganda naman, yeah, Jobert. Nakikita ng ating mga viewers yan, oo. Morning Star. Tignan mo, ang ganda ng hangin dito. Ang ganda ng... That's the Morning Star. Gaano kalaki? Kuya Jobert, nakita mo na ba yan? Nalapitan mo na ba yan? Well, kasing laki lang siya ng anak ng pato. Pero maliwanag siya. pero maliwanag siya. Anak ng pato, pero maliwanag siya. Oh, ano na siya? Alas naglalaban sila ng anak ng pato at saka yung pugo. Ganun kalaki. Pero sa maliwanag. Oo. Liwanag naman pinag-usapan natin. Liwanag. Ano ba yan? Mainit ba dyan? Malamig ba dyan? Well, according sa mga scientists na nakapunta dyan at mga astronaut, yung nakikita nyo na yan, nakikita nyo na yan. Ang laman niyan ay isang takore na punong-puno ng asido. Kaya delikado yan. Delikado ang mga star na yan. Pag kumulo yan, sobra, hindi ko alam kung paano ko i-explain yan eh. Ang lakas. Ikaw, Kuya Jobert, kung sakasakaling makakapunta ka dyan, gaano katagal? Gaano kalapit sa Hindi ka makakalapit. Hindi ka makakalapit dyan. Kasi hindi makakalapit. Palapit ka pa lang, sunog ka na. Alibawa, magmula Trinoma hanggang ABS, ganun kalayo, tutung ka na. Ah, dapat talaga, ano lang, parang may view deck lang siya para makita siya. May view deck. Siya. May view deck yan. Ang view deck niyan sa Mars. Sa Mars? Teka, go. May yaman lang ang nakakanood doon. Ay, pwede na bang pumunta sa Mars ngayon? Ano ka ba? Galing Tito Ron. Ano, kumusta naman daw sa Mars? Bago tayo pumunta sa question number 4. Wala. Solo lang siya. Kasi hindi kinaya ng mga kasama niya yung bayad. Pamasahe. Ano? Mahal ang pamasahe. Ah, mahal ang pamasahe doon. Ito kay Jobert. Ay, saktong-sakto tong question na to. Napapanahon to. Ang question number 7 natin. Sabi ni Michael, nahilat. Nahilat. Ayan. Ang katanungan kababalaghan to, Kuya Jobert. Uy, ayan, sakto, ikaw lang mag-isa dyan. Uy, nakatako. Sabi niya, ngayong lockdown, pwede pa rin po bang lumabas ang mga maligno at multo? Yan bang mga ganyan, walang quarantine niya, Kuya Jobert? Well, hindi rin sila lumalabas. Actually, wala ka nababalitaan mga namumulto, di ba, nagbumulto. Dahil ang unang-unang tinatablan ng COVID-19 ay yung nasa syllables ng coronavirus. Ano, Kuya Jobert? Kuku. Kuku. Oh my God. Yeah, hindi niya alam yung aswang na yun. Yung mga dumidikit sa pader. Kuku. Kuku.
Ibig sabihin, itong mga maligdo na to ay madaling tamaan ng sakit. Kuku. Tapos yung isa si Okat-Okat. Anong itsura ni Okat-Okat? Ano itsura ni Okat-Okat? Ganyan, ganyan. Korteng puno. Yung ganyan, yung sanga-sanga. Ah, ganyan. Oh, yun ah. Tapos R, si ano to, si Rita, yung manananggal. Ya, yeah, kumbaga nasa ano yan, nasa ano letters yan ng COVID. Ano, oh, mga lahi corona, na katong yan. Corona, eh. Oo. Ah. Tapos si Ompong, yung mga kukulam. Tsaka si Nanay. And as yung maputi ang buhok, yung maputi ang buhok. Oh, si Ali Tekla, tsaka si Ibig sabihin, Kuya Jobert, i-encourage natin sila kasi nga itong mga maligno nga nagka-quarantine sila, hindi sila lumalabas ngayon eh. Tayo pa mga, kaya. Yung mga laman lupa nga nasa loob lang ng ano ng nuno sa punso, eh, hindi sila makalabas eh. Oo, di ba? Kaya tayo, huwag na tayong lumabas. Dito na lang tayo. Ang tigas ng ulo nyo. Alam mo, ayaw ng gobyerno nyo mag-marshalo, pero pag pinilit nyo talaga, mag-marshalo na yan. Ayan, sa kulit nyo. Ito na kay Jobert, ang question number 8 natin. Sabi ni Jaymar Ronquillo Avila. Mm-hmm. Katanungan puso naman to kay Jobert. Okay. Sabi niya, bakit kapag mahal ka ng tao, iniiwan ka? Hindi kanya mahal, iniiwan ka nga niya eh. Oo nga, tama. Tama, ba't kanya iniiwan? Pero, pero ang totoo dyan, tama yan ah. Bakit pag mahal ka ng tao, iniiwan ka? Ganito yan. Merong pagmamahal ng magulang, ni mabigat yan. Pwedeng sa pagmamahal ng magulang. Ang mga magulang, iniiwanan nila ang anak nila sa mga taong may kaya para mabuhay. O, di ba? Kasi mahal nila. Mm-mm. May mga lalaki na iniiwan yung mga mahal nila sa mga taong mas alam nila na kaya nilang magmahal na higit pa sa kanila. Oh, yun. Ayan, oo. Kita nyo naman, iba-ibang klase ang pagmamahal. Mm-mm. Oo. Yan. Ang gobyerno, iniiwan ang kanya mga taong sinasakupan pag tigas na ng ulo dahil mahal na kayo si Kasuin, sobrang mahal na. Kaya at least, diba? Totoo naman. Oo, sumunod na lang tayo para matapos na ito. Napapamahal na. Oo. Ayan, ito na. At Kuya Jobert, ito na ang question number 9 para sa iyo. Okay. Sabi ni Marlon Manalang Jose, katanungang siyensya. Katanungang siyensya tayo yan. Sabi niya, paano ba makakapunta sa Mars nang hindi ko magamit ng spaceship? Oh yeah, meron bang way na pumunta sa Mars? Kuya Jobert. Baka sikreto lang kasi yan eh. Tapos sisiwala kasi ito, may mga kaibigan ako, tatlo lang yan. May mga kaibigan ako dito sa Canada na gumawa ng time machine. Aba, may time machine? Nakapunta yung tatlo lang kami. Pumasok kami doon. Pumunta, gusto niyang pumunta sa Mars. Tapos nakapunta siya ron sa factory ng pagawa ng chocolate. Nalunod. Kasi pinipindot yun eh. Tapos yung isa. Kuya Jobert, pwede mo bang i-describe sa amin yung itsura ng time machine? Ano siya? Plastic? Parang ano, tarpaulin? Tapos, may zipper. Pasok mo doon. Pagpasok mo, makikita mo si Tyraki. Appear kayo. Thank you na. The big rock. Big rock may air. Tapos si, yung di ba tatlo yun? Una si Mars. Tatlo yun, pumasok, pinindot Mars. Napunta siya ron sa paggawa ng chocolate. Pangalawa, pinindot niya, Mars din. Napunta siya ron sa mga chismosa nag-uusap. Hi, Mars! Ayan pala yung mga Mars. Tapos yung isa, Mars. Oh. Tinaip niya rin alin, Mars. Tapos, pagpasok niya, paglabas niya,
Punta siya sa library, mali yung spelling. M-A-S, mas. Miss. Simbahan. Bata dito, pagbawa siya din sa Quiapo, nasa Misa. Mali spelling, mas. Mars. Mars sa punta, mas. Sa may, so, Misa. Ibig sabihin, so, pwede nang puntahan ng Mars through time machine. Time machine lang. Mahirap pang, alam niyo ba kung gaano kalayo ang Mars? Gaano kalayo kay Jobber? Mga 1,000, 1 million times pabalik-balik kog yung ubaw. Grabe. Ganun. May kasamang traffic pa yun? Meron. Sa Katipunan. Sama mo na yung traffic sa Katipunan tsaka sa Aurora. Ganun. Tagal? Okay. Ito na ang question number 10 sa'yo kay Jobert. Okay. Sabi ni JJ Naboa. Ay, Je. Basta Je. Katanungang siyensya kay Jobert. Mm-hmm. Sabi niya, bakit sobrang bagal gumapang ang pagong? Sino nagsabi sa inyo? Ha? Ano ba kayo? May karerahan nga ng pagong eh. Di mo ba alam na mas mabilis ang pagong sa kabayo? Ano, sa hindi lang sa mabilis sa kabong kaysa kuneho. Talaga ba? Kwento mo nga yan kay Jobo. Sa Russia noon, merong tinatawag na animal racing. Pagong unang laban ng pagong ang pinakamabilis na pagong sa buong mundo ay si Ranchero. Okay, tagal lang bago mo ikwento 'yan ha. Nanonood sa atin ngayon si Empoy Marquez. Si Empoy. Hi. West Empoy. Friend, hello West friend. Hi everybody. Ayan, ikwento mo na 'yang ano pagong-pagongan na 'yan. Ang unang yung pinakamabilis na pagong sa buong mundo noon nung 1989 si Ranchero. Ang kalaban Ranchero. Niya, Greyhound. Greyhound na aso, ha? Matuling yan. Bago mag-umpisa yung karera, yung pagong na yun, mautak yun eh. Kasi pagka nilagay na kayo dun sa karerahan, wala nang pakialaman yun eh. Yung pagong, naligo sa rugby. Yung pagong, naligo sa rugby. Bago sila, ready, get set, dinikit yung bao sa likod ng Greyhound. Tuatak mo yung Greyhound yun. Tapos, nung malapit na sa finish line, kinagat niya yung tenga, promeno yung Greyhound, nauna siya. Ganon, kautak at kabilis. Karto. Tapos yung kapatid ni Ranchero, nung namatay na si Ranchero, ito lang, 2019, lumaban dito sa Canada, si Slow Fast. Ang pangalan niya is Slow Fast. May yung amo niya pinapayra lang siya ng sili sa buntot. Ang bilis. Ang bilis sa obra. Sino ba naman ang hindi bibilis pag pinahirang ka ng sili sa pretty job? Eto, at dahil dyan nagtatapos ang ating tanungan at pumunta na tayo sa ating Great Miss Pills. Okay. At syempre, okay. Batiin muna natin ang mga tropa natin sa online world, yung mga tambay natin sa ating tindahan na ngayon ay nasa bahay-bahay muna. Eto, mayroon nagsabi dito si Empoy, sabi niya, mga daddy, mga baog kayo, miss you both, sabi ni Empoy. Si Moy, baka nanonood si James. James, Moy Palaboy, sila Ogie Alcacid, si John Lloyd, nanonood dyan, si Angelica, nanonood dyan. Mm-hmm. Yan, Tita Cory! Hello po, Tita Cory, maraming salamat po. Eto, basahin na natin yung mga Great Miss Pills nila dito. Sige. Teka, ito, hanapin. Maghanap tayo. Ito, sabi, si Rob Arenas Kayabyab, batiin mo naman kay Jobber. Hi, Rob Arenas Kayabyab. Yeah. Ay, si Dawen, paring Dawen. Si Mayen. Darwin, Mayen, tsaka yung mga anak niya. Si Ibo, tsaka si... Sino yung baby? Yung bunso. Si Ibo, tsaka si... Yung bumabakan lagi si gumagana niya. Ginagaya tayo niya. Pim. Ayan. At shoutout. Pa-wash out daw si RB Valenzuela. Wash out daw siya.
Oh, sige, hugasan mo. Hugasan mo na yan. Hugasan mo yung mukha mo. Eto, okay, teka lang ha. May puro katanungan eh. Pero yung mga Great Miss Pills mo na ang babasahin. Si Soylo. Hello, Iron Soylo. Hello sa'yo. Oh, si Jeru. Hi, Jeru. Tsaka si Alexander Jeru. Ablasa. Si Cel Porto Coling. Hello sa'yo, Cel. Sino pa ba dito nagpapa-shoutout? Romel Fedeli. Hello, Romel Fedeli. At ito, Fajardo Franz. Hello, Fajardo Franz. Si Jerome Coquilla. Ayan. Si Glenn, tsaka Glenn and family, si Junior and family dito sa Calgary. Si Luisa. Hi, Luisa and mga kids. Glenn, isang ano, yung sharer natin, si Glenn Carlo. Wash out daw. Oo, tsaka si Derek Aguito. Hi. Ayan. At ito pa, shoutout po kay Jobert at Kuya Nonong sa Bama Saraga, Saraga Family. Thank you po. Sa Bama, sabi ni Bama Saraga. Marami tayo po bati pa. Si La Cris, si Chris Talk Chapter. Kamusta kayo dyan sa Pilipinas? Saka rito yung mga brad and sisko rito sa Calgary. Salute sa inyo, Capital S, mga brothers. Saka sa Pilipinas, ayan. Ricky Salandra. Woo! Tsaka yung, ano ba, yung sa Malacanang, yung Aguado Chapter. Tsaka yung ayan. MU. Eto, meron naman si Paolo Siscar, pa-clutch out naman daw siya. Pa-clutch out. Dali, naamoy ka na. Naamoy na yung clutch mo. Eto, si Gian Leo, pa-shoutout po, sabi ni Gian Leo. Hi, Gian Leo. Hi, Gian Leo. Ayan. At syempre, sabi ni Aldrin Dado. Dado ka pala Aldrin Dado. Oh. Kandado, ah. Dado ka ba? Pa-shoutout, sagot ka ni Kuya Job. Hashtag, sagot ka ni Kuya Jobert. Ay, pabati daw, Jomar Bilay. Pabati ko noong malapit na birthday Bilay. Ko. Jomar, happy birthday sa'yo. Ingat si Dante ka mag-basketball, ba? Mabilay ka. Mabilay, yan. Si Dante Boys. De La Cruz. Boys. Yan. Mm-hmm. At tignan natin kung ano-ano. Ayan, at syempre, maraming salamat sa ano sa ating mga viewers na nanonood ngayon. At syempre, mapapanood nila tayo twice a week, Kuya Jomar. So, kailan yan? Tuesday and Friday. Friday, 11. 11 a.m. in the morning, dyan sa Pilipinas. Yan, at syempre mapapanood nyo pa rin ang sagot ka ni Kuya Jobert sa Cinemo tuwing 5:30 na ng umaga yan. Kasi baka mamiss nyo eh. Ayaw nga, di ba? Isa pa, ito, ulitin namin ha. Pakiusap namin ito dito biro kasi totoo yan. Nakikiusap ako lalong-lalo na kami dito sa Cinemo, kami ni Pinong, yung mga tao, please stay at home po. Yung mga tao naiinip kayo, hindi lang po kayo naiinip, lahat tayo naiinip. Kung may mga naguguto man na naiintindihan namin kayo, pero 'di ba? Darating ang araw kasi hindi rin kakayanin talaga lahat naman dito, kahit dito rin mahirap eh, 'di ba? Kailangan lang talaga magkaroon tayo ng disiplina at pagmamahal tsaka at respeto sa bawat isa. Alam niyo lahat naman nahihirapan eh. Nakakalungkot 'di ba? Kami ni Lapino, ang tagal na namin hindi nagkikita. Dito lang kami nagkakamustahan. Sa online na lang tayo, wala tayo, hindi natin mayakap yung mga mahal natin sa buhay, nakakalungkot. Alam mo kung bakit? Lahat naman to madali lang sana matapos kung di matigas ang ulo natin eh. Makinig po tayo sa mga kinauukulan. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Magdasal kayo palagi. Tama. At syempre, napakasarap naman ang mensahe mo kay Jobert. Mag-iingat ka dyan. At syempre, dyan na nagtatapos ang ating kulitan ngayong tanghali. Yes. At syempre, babalik pa naman tayo. Huwag kayong malulungkot. Huwag kalimutang abangan ito, weekling Facebook live namin. Okay. At muli, ako po si Nonong Balinan. At syempre, si Kuya Jobert, go! Tandaan ninyo lahat ng tanong ninyo, kayang-kaya kong sagutin yan. Dahil, sagot ka ni Kuya Jobert! We love you. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakisali sa atin ngayon. Mga online tambay. Maraming salamat po. See you again. Amen. Bye. Hi, mga dre. Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.